Abaixa aí, mãe, o som. Abaixa o som. Deixa no mínimo. Gente, estamos agora aqui no túnel. Mga DIY, no? Today's video, guys, mag-install tayo ng dashcam ng Toyota Innova. Asan na ba yun? Ito ata. So, andito si shout out kay Papa Gaspar Darang, yung naka-Innova. Sasetapan natin siya ng dashcam ngayon, guys. So, papunta kami ngayon sa bahay. Dito, makikita kami sa bano. So, pakita natin kung nasaan na yung setapan natin. Dito siguro. Baka ito yan, guys. Ito ang baka ito. Kaya yun. Ah, ito na. Sundan mo ako. Ito na pala yan, guys. Ito sa likod mo. Yan, siseta pa natin. Oo. Sige, sundan mo ako. So, yun na nga siya, guys. Sunod na sa atin. Kakabitan natin siya ng dashcam. Ito yung brand niya, no, guys, Lenovo. Lenovo. So, ito yung kakabit natin sa kanya, guys. Itong Lenovo na to is two-way function lang, no. Likod harap lang to, guys. Hindi siya triple na camera. Meron kasing triple, yung pati loob ng pasahero mo nakikita. So, itong pinakabit niya is dual lang. So, yan, guys, abangan nyo, ha. Ikakabit natin to, guys.
Yan pala naman talaga. Oo, bago.
kaya pala ayaw kumapit. So, yun, natapos na guys. Ano ba dito? 23. Ano ngayon? June? June 20. January. January. June 6. June 20. 6:20. Tapos, oras? 2:59. Okay na. Ayun, ganyan lang siya. Ha? Hindi, sakop na. Hindi, hindi sakop dun. Mahal yun. So yun guys, no, tunghayan nyo na naman yung aking isang video, no, napanood nyo na. Setup ng ano, ng pagkakabit ng dashcam ng Toyota Innova. Ano to eh, yung 2022 model naman tong ano ni Papa Gaspar, yung pinabitan natin ng dashcam. So, ang maganda kasi sa dashcam guys, pagka may aksidente, may proof ka kapag ka gusto mo ilaban. Tapos halimbawa, maka-aksidente ka o nasangkot ka sa aksidente, may proof ka kung ikaw ang tama. Saka sa mga huli, halimbawa, yung mga naghahabol sa ilaw, kaya mong patunayan kung talaga bang tama yung huli mo. So, pag umaatras ka guys, makikita mo rin, no, yung likuran. Kung may maatrasan ka, yun ang advantage ng merong dashcam. So, yun guys, medyo ano lang yan, random video lang naman din yung halos yung ano natin ginawa. So, yung wiring sa gilid, hindi natin may pakita. Pero, katulad din siya ng Toyota Rush, kung makikita nyo yung kinabitan kong dashcam na Toyota Rush dyan, yun na lang din na panoorin nyo, ganun lang din naman, pare-parehas lang naman ng installation ng wiring ng SUV. Pati sedan, halos ganun din guys, ang pagkakaiba lang nila. Ang SUV kasi, hatchback type siya. So, yung sedan kasi may compartment. So, doon lang naman nakakatalo. Pero halos sa wiring, parehas lang yun guys. So, yun, huwag yung pagsawa ang subaybayan, no? Yung mga video ni Papa Jake, Carmoto Vlog. So, Papa Jake, Carmoto Vlog, nagbablog na rin tayo ng setup ng motor guys. So, sa susunod na video ko, yung motor naman ang i-ano natin, ang i-video natin guys, yung meron tayong i-install sa kanya. So, panoorin nyo na lang guys. So, marami salamat, Papa J, Carmoto Vlog.